Hello! This is my first time na gagawa tayo ng magluluto pala tayo dito sa ating YouTube channel. So, this afternoon, since tatapos na ang bagyo at wala na si Carding, hopefully wala na para mamaya ang gabi, tahimik na, hindi na nag-uulan kasi mamaya sana makalabas na ako kahit pilay pa rin yung kamay ko at na disgrasya siya. Ayan, magang-maga pa rin. Pero yung pinapainitan ko siya ng mainit na tubig na nasa bottle, tapos ginaganyan ko siya. And at night time, nakabenda siya at naka medyas hanggang dito. As long sleeve kasi ang sakit. Medyo okay na siya, hindi na siya gaanong maga, pero mamaya pupunta ako sa doktor siguro. Try ko kung hindi na uulan. Nagtitake lang ako ng mefenamic dahil sabihin ang sakit pa rin. Pero partida na! Nagluluto tayo ngayon ng buttered shrimp. Ayan. Actually, ayan na, meron na tayo nakahanda dito ng buttered shrimp. Nagawa na to kagabi ng ano ko. So, dadagdagan na lang natin siya ng ampalaya. Yan. Paano ba makikita itong, kikita niyo ba yung ampalaya? Yan. Then, kumbaga, ito na yung ano, ito yung gagawin nating repair lang. Dadagdagan lang natin. And of course, we have bagyo oil. We have garlic. Ayan. Garlic. Chinap-chop ko siya kahit mabigat talaga. Masakit pa yan. Ay, hindi ko mabuhat-buhat yung ano eh. Masakit pa yan dyan. So, ito lang pwede kang maipambuhat. Tapos ito tumutulong lang. Itong left hand. Hindi nga lang siya makapag, ano, yung weight niya, hindi niya kaya pag walang tulong ng left hand. Hanggang dyan lang. Kaya pag kumain ako, itaas ko lang, i-ganon. Pero, ang hirap kasi ng left hand. Gamitin ko kumain. So, we are here sa kusina ng kapatid ko. So, let's heat the pan. Ayan. I-heat na natin yung kawali at lagyan natin na bagyo oil. Baking man, bagyo oil, paborito. Siyempre, mula pa ng pagkabata hanggang sa pagtanda, bagyo oil ang gamitin. Baby oil, the cinnamon. And then, we are going to saute na yung garlic. Ay, sobrang puti, no? So, mas keep up ka. Mainit na yung, ano, yung pan. So, ilagay na natin yung garlic. Kabilang side yung rice. Buto pa lang ako ng rice. So, let us saute the garlic. Mas masarap kasi ang maraming garlic instead na meron pa tayo mga kamatis. Pero kung may kamatis at sibuyas, gamitin nyo na rin. But since meron naman tayong garlic, buttered garlic shrimp, na spicy pa siya, kagabi pa siya. So, masyado siyang buttered. Maraming butter. So, talagyan natin siya ng gulay at saka ng sabaw na konti. Para hindi naman sobrang. Huwag nyo nang masyadong papulahin ang garlic. Kasi hindi naman to dapat
hindi dapat fried garlic. So now that it's already brown, pwede na ilalagay natin si ampalaya. Ang hirap. Sandali ah, ilagay ka muna ha. Yan. Kasi mahirap mo. Masarap kasi, mga luto nga ng mga itchik, puro fried. Pinapry lang nila halos yung mga gulay. Yan. Pinapry nila yung ampalaya. Hindi ko na yung blinanch dahil ayoko nang walang paet. Lalo na pag tayo yung mga sinisipon dahil ilang araw na nag-uulan, kaya mas masarap na mapait yung kinakain natin. So, how do you like this? Malalaki yung ampalaya eh. Ganda nga yun. Muntik na siya maging hinugne eh. Hindi ako may hilig sa mapait. Ay, mapait. Pero kailangan talaga. Para yung kolesterol natin ay malese na. Ayan, naiinita na rin ang kamay ko. Mabuti na lang. Oh, libre pa. Libre pa init. Kasi kundi. Mahabde ang bigat sa kamay, ang bigat ng hinahawak ko. Kailangan talaga puro hinahawakan mo mainit. Yan. So, our next is wait, there's more. Our next is let's put na the shrimp. Actually, itong shrimp, garlicky siya, spicy, sweet and spicy. At meron na siyang, luto na siya, gawa na siya kagabi pa. Then, meron na siyang butter, niluto siya sa butter with ketchup and sibu, bawang, tapos spicy, sweet and spicy. So, i-repair lang natin. Hindi repair ba tawag dito? Maskipap shrimp with ampalaya. So, okay naman na to. Hindi natin masyadong lulutuin si hindi natin siya masyadong lulutuin. Look. Kasi kapag masyadong siyang niluto, titigas yung ampalaya. At lagyan na rin natin ng konting tubig. Aray. Ang hirap po hatin tapos may hawak ka pang kanya. Para yung magkaroon ng konti sa bawang. Isang glass to, pero mga 1/4 lang ilagay ko. So, let's go! Wait lang. Tingnan na muna. Baka na masunog na si si ampalaya. Kaya tsaka hindi pwedeng lutong maluto pa yun ng sobra yung si shrimp titigas. So lagay na natin siya. Lagyan din natin ng konting tubig para may masarap naman ang lasa. Gusto ko naman may sabaw-sabaw. Para lasang-lasa natin yung garlicky, sweet and spicy, and may paet, sweet and spicy, garlicky, and a little bit of bitterness. Okay? So, this is it, pansit. Konti na lang. Mga 10 seconds. Malambot na yung ampalaya. Mas masarap yung malutong-lutong pa yung ampalaya. Kasi ang pangat na pag kumait. Yung malambot na yung ampalaya. Mas masarap. Kanina pa naman natin naluto siya. So, this is it. Let's go plating. Hindi ko na siya nilagyan ng salt. But if you want to add
just put salt. So this is it. We're going to plate now. We are going to talaga ang kitchen. So this is it, Pansit. It's going to be like Christmas. Ay, it's beginning to feel like Christmas. Siguro na hindi na makaka-copyright niya. All I want for Christmas is my two front teeth. My two front teeth and my two front teeth. All I want for Christmas is my two front teeth. My two front teeth. My two front teeth. All I want for Christmas is my two front teeth. And all I want for Christmas is my two front teeth. At saka mga candy na laging palamuti. Ito'y maririnig tuwing sasapit ang gabi. Ang masayang Christmas tree, habibili lang sa Chris sa Divisoria. Lalo na't patay sindi ang ilaw ng Christmas tree. Ito na ang plating natin. Yes! So, this is it, Pansit. We already medyo messy pa. Dahil alam nyo naman, fresh from the pan or from the frying pan. Ayan. So, this is it, Pansit. Until here, this is your Amelia Quintista. Signing up. Tikman na natin. Ayun, matamis-tamis na maanghang, na mapait. And thank you everyone. Kaya na tayo ng masarap na tanghalian. Bye for now. Till next video.